Hi everyone, today I will teach you how to use the Learning Management System or the LMS of Department of Education. So kapag na-open na ang Learning Management System portal, ganito ang itsura niya. Then meron ditong mga menu sa gilid. So dashboard, site home, calendar, certificates, private files, my course. So nandito lahat ang mga trainings na ginagawa ng Department of Education para sa mga teachers. Kapag nandito kayo sa menu na site home, makikita ninyo ang iba't ibang course categories. So, kung gusto ninyong balikan or hindi kayo naka-join nung virtual inset nung August, pwede ninyong balikan yung course na yon and participate. So, makikita natin dito yung virtual inset part 2 na nangyari na yung part 1 noong March. Okay, so to access the virtual inset 2.0, pakiclick lang itong site home. Then, hanapin ninyo yung division ninyo and school. Okay, so nandito lahat ng division ng region 1. Ayan, hanapin natin ang San Carlos City. Okay, so kung wala pa dito, i-click nyo lang yung view more para mahanap ninyo yung school ninyo. Okay, so hanapin natin. Okay, kapag nahanap ninyo ang inyong school, just click. Then, i-search ninyo yung virtual inset 2.0. Ayan. Okay, so lalabas na yung virtual in-service training 2.0 noong August. So, dito, pwede ninyong i-click ito para ma-access ninyo yung inset at makapag-answer sa mga quizzes na nandoon o nakapaloob sa inset from day 1 to day 5. Bago natin ma-access ang virtual in-service training, dapat ilagay muna natin ang enrollment key dito sa box na ito. So, ano nga ba ang enrollment key na ilalagay? Bago mo ma-access ang virtual in-service training, dapat ilagay mo muna ang enrollment key dito sa box na ito. So, what is the enrollment key? So, capital letter, yung VINCET. Then, your region. Then, click Enroll. Okay, so, kapag na-process na, sinasabi niya dito na you are enrolled in the course. So, officially enrolled ka na sa course na yon. So, virtual inset 2.0. So, this inset is from day 1 to day 5. Okay, so, dapat tapusin mo lahat ng mga gagawin from day 1 to day 5 para makakuha ka ng certificate of recognition. Kapag na-click na ang day 1, ito na ang lalabas. So, i-click mo na yung day 1 morning session para sa mga topics for morning. Okay, so meron dyan na video na pwede mong panoorin para sa topic na yan. So, the topic for day 1 morning session is retooling of teachers' capacity in using ICT and emerging technologies. Okay, so yan ang topic. After watching the video, pwede mong i-proceed sa next activity. Just click the next activity. Then, after watching the topic, pwede kang
mag-quiz para makakuha ka ng certificate from the topic. Okay, so just click attempt quiz now. Okay, so ganyan. So, kapag natapos nyo na ito, nakapag-answer na kayo sa mga quizzes, so, sa topic na ito, meron siyang 10 na questions. Sa mga quizzes na ito, pwede ninyong balikan ang mga questions na hindi kayo sure. Okay, so kunwari, sa question number 1, gusto ninyong balikan, so just click here sa boxes na nasa right. Ayan. Para i-navigate ka sa question na gusto mong balikan. Okay, at makikita na rin kung na-fill up na yan, ibig sabihin, nasagutan mo na yung question na yon. So, there are 10 questions in this topic. So, sasagutan lang natin hanggang sa matapos hanggang 10. Okay. Okay, so last question na. Then, ito na ang kalalabasan after answering 10 questions. So, nandyan na answer save. Then, kung may gusto pa kayong balikan, pwede pa. Hanggang sa maging sure na kayo sa mga sagot nyo. So, importante dito, makakuha ka ng perfect score. Kasi pag ang remark mo ay hindi siya perfect score, dapat i-re-attempt mo ulit yung pagsagot hanggang sa ma-perfect mo. So, kung kayo ay sure na sa sagot ninyo, just click submit all and finish. Ayan, tignan natin kung nakuha natin. Okay, so makikita na agad dito yung grade or score ninyo sa quiz na sinagutan ninyo. So, 10. So, ibig sabihin, nakakuha ng perfect score. Pwede ka nang mag-proceed sa next na activity. Okay, just click here. Okay, so tignan natin kung meron na tayong matatanggap na certificate after answering the questions or the quiz. Okay, so i-view natin yung certificate. Ayan, so automatic na yan na madadownload kapag i-click mo yung view certificate. So meron ka ng certificate about retooling of teachers' capacity in using an emerging technology. So, ganun lang ang gagawin sa mga next topics hanggang sa matapos mo ang day 5. Then, sa day 5, meron yung pinaka-exit quiz, random quizzes na papasagutan sa inyo hanggang sa ma-perfect nyo yun. So, there are 5 questions lang doon. So, saan nila kinuha ang mga questions na yun? Dito rin sa mga questions na ibinigay nila from day 1 to day 5. Okay. So, ganun lang kasimple ang paggamit ng LMS or Learning Management System kapag kayo ay magsasagot or manunood ng mga topics sa Virtual Inset 2.0. So, sana nakatulong itong video na ito para mas mapadali ninyong ma-access ang Virtual Inset 2.0 at makakuha ng certificate. Maraming salamat!